Mapagpalang araw sa mga masusugid na tagapakinig ng Antingera. Ako nga pala si Vic ng Ampahina, ang inyong magiging tagapagkwento ngayong araw. At sana'y magustuhan niyo po ang ilalapag natin kwento ngayon. Ano pa pong hinihintay natin? Simulan na po natin ang kwento. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Lydia. 40 anyos na sa kasalukuyan. Meron lang po akong kwento na nais na ibahagi sa inyo. Kwento po ito na hinding-hindi namin malilimutan. Dahil ito po ay nag-iwan ng pilat sa aming mga puso. Maikling kwento lang po ito, pero totoo pong nangyari ito sa buhay namin. Ito na po, simulan na natin ang kwento. Nakatira kami noon sa Bicol. Taga Ginubatan, Albay po kami. Pero hindi ko na lang po babanggitin yung mismong baryo namin kung saan po kami nakatira. Mahirap na. Baka masabihan pa ako na nananira ng imahe ng lugar. Nung kabataan namin ay napakasimple lang ng pamumuhay namin. Talagang payak lang noon doon po sa aming lugar. Doon po sa amin ay hiwa-hiwalay pa ang mga bahay. Bali, magkakalayo po. Maglalakad ka pa na ilang kilometro para makarating lang sa pinakamalapit na bahay. Anim kaming naninirahan sa aming munting kubo. Si tatay at si nanay, si Kuya Rodel, ako, si Lito na sumunod sa akin, at si Lita naman na aming bunso. Ang trabaho ni tatay ay pagkukopra at pag-uuling. Si nanay naman ay pagtatanim ng mga gulay. At ito ang ipinagbibili namin sa kabayanan. Hindi na kami nakapag-aral ng mga panahon na yun, sir. Kasi alam niyo naman, ang hirap ng buhay. Tapos sa bundok ka pa nakatira. Kaya, mas pinili na lang namin na tumulong sa mga magulang namin. Buwan ng Marso, habang nangunguha kami ng mga tirang palay sa palayan, di kalayuan sa bahay namin, ay may narinig kaming kumakaluskos banda sa mapunong parte ng kagubatan. Kaya, napahinto kami nila Kuya Rodel at Lito. Nakiramdam kung ano ang nandoon na kumakaluskos. Kinabahan kami ng mga oras na yon. Kasi sir, noong nakaraang linggo lang, ay may namatay na magsasaka doon dahil natuklaw ito ng isang remuranon o isang Philippine cobra. Agad naman ako kumuha ang Kuya Rodel ko ng mahabang sanga upang ito ang ipanghawi niya doon sa may damo. Laking gulat namin nang may isang matandang babae na lumabas doon. Pagapang ang lakad nito. Wari mo'y, hirap na siya sa paglalakad. Nang akmang lalapitan na namin ito upang tulungan na sana, ay napaatras na lang kami nang biglang iangat nito ang kanyang ulo. Namumula ang mga mata niya at ang bibig ay may laway na tumutulo. Nawari mo'y, hindi ito napapatid. Gumagaralgal din ang lalamunan nito. Nawari mo'y, isa siyang mabangis na hayop. Agad kaming hinatak ni Kuya at sinabihan na magmadali na sapagkat hindi daw normal na tao iyon at isa daw iyong aswang. Hindi naman na kami nagtaka kasi bali-balita ay yun sa aming lugar at maging si Kuya mismo ay may karanasan na sa ganoong nilalang. Habang tumatakbo kami ay nilingon ko ang matanda kung nakasunod ba ito sa amin at nagulat ako sa nakita ko dahil iba na ang kaanyuan nito. Wari mo siya
ay isa ng hayop. Mukha siyang aso na may pagkababoy ramo. Pero ang katawan nito ay sa tao pa din. Tumatakbo siya na parang isang aso gamit ang mga kamay at mga paa nito. Mabilis ang pagtakbo ng nilalang at maaabutan na kami nito. Nang malapit na kaming makalabas sa palayan na yon at naaaninig na namin ang daan patungo sa bahay namin, ay may di inaasahan na pangyayari, sir. Kasi nadambahan ng nilalang ang kapatid ko na si Lito. At agad na kinagat ng nilalang ang aking kapatid sa leeg nito. Ako naman ay napabuwal at napaupo sa kinaroroonan ko noon. Si Kuya Rodel naman ay napasigaw. Kitang-kita namin kung paano bumulwak ang dugo ng aming kapatid sa bibig nito. At inangat pa niya ang kanyang braso na wari mo'y nanghihingi ito ng tulong. Akmang susugod na kami ni Kuya Rodel upang saklolohan ng kapatid namin, ay napahinto naman kami sa nakita namin dahil biglang tinubuan ng pakpak ang nilalang at inilipad nito si Lito papalayo. Tanging pagluhod na lang ang nagawa namin ni Kuya ng mga oras na yon at naguguluhan sa mga nangyari. Nagtataka, nagtatanong kung yun ba ay totoo o isang panaginip lamang. Nasa ganun akong pag-iisip nang bigla akong hawakan ng kuya ko at inaya na ako nito na umuwi. Agad kaming nagtatakbo pa uwi ng bahay. Nang makarating kami, ay agad na nagtungo si Kuya Rodel sa may kusina upang kuhanin yung itak na hinasa niya kagabi. Nagtaka naman sila nanay at tatay sa kanilang nakita. At dito, nagkwento na nga si Kuya Rodel. Kasi ako ay di pa din makapaniwala sa mga nangyari. Napamulagat naman ang mata sila nanay at tatay. Si nanay nga ay nahimatay pa sa kanyang nalaman. Si tatay naman ay kinuha ang tansong punyal niya at itak na gamit niya sa trabaho. Magtutungo daw sila sa bahay ng bantog na aswang sa lugar namin. Doon yun sa gitnang kagubatan. Nag-iisang bahay doon na nakatirik. Hindi na ako sumama dahil walang magbabantay kila nanay at sa bunso kong kapatid. Itong susunod na kwento, sir, ay kwento na ni Kuya Rodel noong nagpunta sila sa bahay ng bantog na aswang. Nang makarating na sila kuya doon, ay nagdahan-dahan sila sa paglapit. Kukumpirmahin lang muna nila kung iyon ba talaga yung aswang na nambiktima sa kapatid ko. Sinilip nila sa loob ng bahay. Walang tao, kaya nagpasya silang umikot sa likod ng bahay, banda doon sa may kusina. At doon, nahintakutan silang dalawa sa nakita nila. Kitang-kita nila na nilalantakan ng halimaw ang katawan ng kapatid kong wala ng buhay. Putol-putol na din ang mga braso, binti at ulo ng kaawa-awa kong kapatid. Agad na sinugod ni tatay ang aswang na ikinagulat nito. Nataga ni tatay ang aswang sa likuran nito. Umatungo lang nila lang ng pagkalakas-lakas, sabay nagtungo sa loob ng bahay. Sinunda naman yun nila tatay. Si kuya ay umikot sa harapan ng bahay. Si tatay naman ay sinunda ng aswang sa loob ng bahay. Pagpasok ni tatay sa loob ay wala ang nilalang. Nagpalibot-libot pa daw ng tingin si tatay sa loob, ngunit hindi niya makita ang aswang. Nang biglang may tumulo na malapot sa batok ng tatay. Nang hawakan niya iyon at makita, ito ay dugo. Kaya napatingala si tatay at doon nakita niya ang nilalang
na nakasabit sa kawayan ng kubo na yun. Agad nitong dinambahan si tatay na ikinatumba naman ng tatay. Pinagkakalmot ng aswang ang tatay at nakalmot nito sa muka at katawan si tatay. Hindi naman nagpatalo ang tatay. Nagpambuno ang dalawa at yun ang eksena na nakita ni Kuya Rodel pagpasok niya sa kubo nang marinig niya ang sigaw ni tatay. Habang nagpapambuno ang dalawa, si tatay at ang aswang, si Kuya Rodel naman ay kumukuha ng tiyempo upang tagainang nila lang. Di niya kasi pwedeng tagainang basta-basta ang aswang dahil baka matamaan daw nito si tatay. Nang maitulak ni tatay ang nilalang papalapit kay kuya ay dito ubudlakas niya itong tinaga at tinamaan niya ito sa may braso. Lumaylay ang braso ng aswang. Kulang na nga lang daw ay maputol ito. Doon habang naghuhumiyaw ang aswang, inundayan daw ito ni tatay ng saksak sa dibdib banda sa may puso nito gamit ang tansong punyal. Sabi ni kuya, di daw niya mabilang kung ilang saksak ang natanggap ng aswang na ginawa ni tatay. At pinugutan pa ito ng ulo. Pagkapugot ng ulo ng matandang aswang, ay doon na daw napahagulgol si tatay at si kuya. Makalipas ang ilang minuto, nang mahimasmasa na sila tatay at kuya, naglibot muna sila sa kubo ng matanda. Doon, nakakita pa sila ng ibang buto ng tao. Mukhang madami-dami na daw ang naging biktima ng matandang aswang na yon. Pinuntahan nila ang labi ng kapatid ko at binalot ito sa kumot. Bago sila umalis, sinunog na nila yung kubo ng matanda kasama ang katawan nito na wala ng buhay. Na makauwi sila tatay at kuya, kitang-kita mo sa kanila yung pagod at lungkot sa mga nangyari. Agad namang inasikaso ni nanay si tatay na may mga kalmot na kagagawa ng aswang. Si kuya naman ay nagpahinga saglit tapos nagtungo sa mga kamag-anak namin upang ibalita na wala na si Lito. Labis na lungkot ang nadama namin ng mga panahon na yon. Mabilis din na kumalat ang balita patungkol sa nangyari sa kapatid ko at kung paano ito namatay sa kamay ng aswang. Hindi naman sinabi nila tatay na pinatay nila ang matanda dahil baka makulong pa sila pag nakaabot iyon sa kapulisan. Alam nyo naman na wala namang batas na para sa mga ganong nilalang at hindi lahat ng tao ay naniniwala sa ganon. Sinikreto na lang namin yon ng aming pamilya. Tanging kami lang ng angka namin ang nakakaalam sa sinapit ng matandang aswang sa kamay ng aking tatay at ng aking kuya Rodel. Hanggang dito na lang sir ang aking kwento. Sa susunod po ay ibabahagi ko din ang naging karanasan ng aking kuya Rodel sa ganong nilalang nang minsan silang dumayo sa isang kapistahan. Pa-shoutout po muna ng aking asawa na si Arnel sa aking mga anak na sila Lily at Liebert. Pa-shoutout na din kay Kuya Rodel na nagmana ng aming bahay at lupain doon sa Bicol. At sa aking bunsong kapatid na si Lita na ngayon po ay nasa ibang bansa na bilang isang magiting na OFW. Listener mo din po siya sir. Sa katunayan nga, siya ang nagsabi sa akin na ibahagi itong kwento na ito dito sa channel mo. Yan lamang po sir. Hanggang sa muli po. God bless po sa inyong channel.